Kamusta mga peeps? Nandito na tayo sa aking cellphone at ituturo ko nga sa inyo dito ngayon yung bago kong ginagamit na screen recorder. Mas maganda pa to sa X-Recorder na una kong ginamit, okay? So, nandito siya. Ang pangalan nito is Easy Screen Recorder. So, available ito sa Play Store. Yung link nito na sa description, i-click nyo na lang para i-redirect kayo doon. So, ang kagandahan dito, click lang natin yan. Okay? So, makikita natin yung option na yan, no? So, yung may arrow na yan, yan yung start button para makapagsimula ka sa iyong screen recording. Yung pangalawa naman, yan naman ang iyong folder at doon mo makikita yung mga screen record mo. Next, ito naman yung ating recording toolbox. Okay, so pwede mo siyang, meron siyang screenshot. Okay, andito, i-on mo lang yan. So pwede mo nang i-screenshot dyan yung mga gusto mong i-screenshot. Okay, so dito lang yung makikita sa screen recording. Pag gusto mong i-off, off mo lang ulit. Okay, then camera. Ang kagandahan ng camera nito, mga peeps, is mas malaki pa kaysa sa X-Recorder. Mas malaki yung screen niya. Okay? So, yan siya. Yan, okay? So, naka 1x1. So, pwede natin siyang i-bend ng mas malaki. Okay? So, lagpas pa sa 2x2. Okay? So, yung kagandahan sa screen recorder. Mapapalaki mo yung size ng camera. Okay? Then next, yung dito pa rin sa recording toolbox, yung brush. Okay? So ayan yung brush niya, naka-on na. So kagandahan pag gumamit ka ng brush, kung ang content mo is nag-tutorial ka, so pwede mo magamit yung brush na to. Okay? Pili ka lang ng mga color diyan, then pwede kang mag bilog-bilog diyan. Yan. Okay? So kunyari may tinuturo ka sa tutorial mo. So gagamit ka lang ng brush. Then, pwede mo na siyang i-delete. Click mo lang itong binilugan ko, yung trash can. Okay? So, ganun lang. Close lang natin. At syempre, yung pinaka main topic natin kung bakit ko tinuro sa inyo itong easy screen recorder na ginagamit ko. Kasi itong ating easy screen recorder is pwede ka rin makapag-screen record ng iyong live. So, makikita natin yung option dyan, may live dyan. Click lang natin yung live. Okay? So, pili ka lang kung saan mo gustong mag-live, sa FB ba or sa YouTube. Pag-clinic mo yan, ang i-register mo lang dyan is yung email address at makakapag-live ka na sa YouTube or sa Facebook, then automatic may screen record yan. Okay? Pagka-screen record mo na siya, pwede mo nang pagputol-putulin yung video mo at pwede mo siyang i-post sa Facebook, sa TikTok, okay, sa YouTube. So nasa sayo na yan kung anong klaseng content mo na pwede mo mapaggamitan ng screen recorder na to. Okay? So ganun lang kasimple kung paano gamitin yung easy screen recorder na to. Recommended ko to, napakagandang klase ng screen recorder na to. Okay? Tingnan nyo na lang sa Play Store, ang ganda po ng review nito. So yun lang mga peeps, kung nagustuhan nyo ang video, huwag nyong kalimutan na mag-like, share this video, at syempre kung bago ka lang sa aking channel, click mo na ang subscribe button, hit mo na ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video tutorial. Ako si Frex G, thanks for watching.